First things first, wala raw home birth certificate ang inyong anak? Yung anak ko po, meron. Okay. Kasi yung anak niyo is 14 years old. Opo. Yun yung may birth certificate. Opo. Yung apo palang wala. Wala po. Alright, sige po. So yung inyo pong anak ay minulestya po. Nang tito niya. At yung pong apo niyo ngayon sa kanya, ito po yung buwang ng pangmumulestya. Opo. Kailan niyo po nalaman lamang na siya pala ay minumulestya ng kanyang tito? Ganito po nangyari. Nasa abroad po ko noon. Tapos, nakipaglibing po ako sa tatay na boyfriend ko po. Yes, ma'am. Nabuntis po ako. Bali, sabi niya, umuwi ako sa kanila. Nung umuwi ako sa kanila, mga 8 months, wala siyang trabaho. Wala, puro akin lahat. Bali, nag-abroad ako. Sabi ko, siya na bahala sa mga bata. Nung nag-abroad ako, nagpapadala ako. Nalaman ko lang, nag-asawa na naman siya. Okay. Tapos sabi ko, kukunin ko lang yung bata. For 2017, umuwi ako ng Pilipinas. Hinahanap ko siya, hindi ko na siya mahanap. Mm-hmm. Ngayon, nag-try ako sa FB. Baka mahanap ko yung family niya. Nahanap ko nga. Okay. Ngayon, nakontak ko na siya noong March pa noon. Tapos sabi, itong 2019. Okay. Tapos nung humingi siya sa akin ng pera, sabi ko, ayaw mo sa akin? Sabi niya, ma, ayaw ko sa'yo kasi Muslim ka. Baka daw ibenta mo ako. Sabi ko, kita tayo. Sabi niya, hindi mo, hindi pwede. Ngayon, papadala ako sa kanya. Noong April, hindi ko na siya makontak noong April. Ngayon, sabi ko, ano ba itong hindi ko na makontak anak ko? Tinanong ko siya noong last na March, sabi niya sa akin, masaya na daw siya doon. Ngayon, noong hinahanap ko, pumunta ako doon sa bahay nila sa Batasa. Wala pala sila doon, lumipat na. Nasaan yung anak niyo po na na-rape? Nakuha ko siya noong September. Nabalitaan ko po, buntis daw siya. So nagsumbong itong bata sa inyo? Oo, sabi ko, okay lang. Sabi ko, wala akong magawa. Buntis pala yan. Baka boyfriend niya. Tapos nung nalaman ko, hindi niya boyfriend ta. Sabi sa akin ng babae, yung kapatid niya. Kapatid niya yung tatay niya. Ano po naging reaksyon ng tatay? Tapos nagka-barangayan po kami. Sabi ng tatay niya, wala akong pera. Kapatid ko yun, bakit ko ipapakulong? Walang pakialam yung tatay? Oo, tapos yung lola niya tsaka mga tito niya doon sa bahay na pinangyarihan ng agahasa. Sabi, ginusto na nung bata nung una, na-rape nga daw, pero pangalawa, gusto na raw. Sandali po, Nay, ha? Magandang tanghali po, tay. O, magandang tanghali po. Tatay, nandito po si nanay at isinusumbong niya sa amin na yung inyo pong palang anak ay ginagahasa noon ng inyong kapatid hanggang sa manganak itong inyong anak. Oo. At para sa inyo raw, no problem. Huwag na magdemanda kasi kapatid mo naman yon. Yun daw po ang palaging mong sinasabi kay nanay. Hindi, meron kaming ano dyan na inantay lang yung demanda nila kasi siyang ano dapat talaga para kasi siyempre medyo masakit po talaga sa akin yung nangyari. Wag po medyo, wag po, pangit pakinggan. Masakit na masakit po. O di, kung masakit po sa inyo yung nangyari, ba't wala ho tayong ginawang aksyon at ayaw nyo raw pong umaksyon at sabi nyo raw, eh kapatid ko yan eh, bakit pa tayo magsampa ng kaso? Ay, wala ho akong at wala raw pong pera. Wala po akong sinasabi ng ganun, sir. Nandun na po, nakasampa na po yan sa barangay po. Anim na buwan na. Okay, sir. Ang kasong rape, hindi po isinasampa sa barangay. Ang rape po ay isinasampa sa korte. Opo. Ang sabi kasi ng DSWD, kasi dumaan sa DSWD po yan, nandun po yung sulat sa akin, na yun nga po, idadaan mo na dun sa barangay para mag-file ng kaso si Yasmin. Ako pong umaksyon, hindi sila. Sir, para ma-educate ka lang at sa lahat ng mga taong katulad mo na hindi kita sisihin, okay. Maaring hindi mo talaga alam yung sistema natin at yung patakaran sa pagdumating yung time na meron pong nangyaring krimen sa pamilya. This is a serious crime, rape. Hindi po kayo tumatakbo sa barangay pag rape. Tumatakbo po kayo sa PNP. Nandiyan po yung Women's and Children's Desk. Kasi po, pag sa barangay, pagbabatiin po yung biktima at saka yung suspect. Yun po talaga ang isa sa mga reason kung bakit dinadala ang sumbong sa barangay. Opo. Okay? Pag sa PNP kasi, sir, yan po ini-examine yung biktima. Tungkol po sa allegation na talagang na-rape ba o hindi. And then after that, yung pong pulis at kung ano yung resulta po ng medical legal, iakyat po yan sa korte. Ganun po yung proseso. Opo. Ngayon, sa sinasabi nyo, sir, wala kasi kayong pera kaya ayaw nyo magsampa ng kaso. Hindi po, ang gobyerno po ang gagastos para sa inyo. Yung fiscal po ang magiging abogado ninyo. Opo, opo. At nandiyan pa rin po yung public attorney's office to back you up. Diba, sir? Para malaman nyo lang, sir. So, hindi po natin pwedeng gamitin dahilan dahil tayo ay mahirap, kaya
wala na tayong karapatan na magdemanda. Okay, sir? Para malaman mo lang. Okay, now, sir, okay. Yung kapatid mo, sir, nasaan ngayon? Nasa ano daw po siya, Iloilo. Na isang panahubang kaso sa korte, sir? Nakasampa po siya dito sa ano, sa Waymandex po. May kasulatan ko na babalik po yung mag-ina ko. Okay. Na magsampa, inantay nga namin na magsampa, hindi naman bumalik. Sir, magsasampa tayo ng kaso agad-agad. O, sige po. Magandang tanghali po, Colonel Castile. Sir, yes sir, opo, magandang tanghali din po. Para lamang po sa kalaman ng lahat, bagamat ito po ay matagal na nangyari, pero the fact na yung pumbata nagsabi na talagang siya ina-rape and she's only 14, and then nagbunga po yung pang-rape at meron na pong anak, yung bata, pwede pa rin humahabol ngayon ano yung kaso, rape, laban po doon sa suspect na isang uncle? Yes sir, tama po kayo sir. At kahit na po nanganak na po yan, considering na na-rape po yung bata, pwede pa rin po natin iproseso po yung documentation doon sa pagpapamedical at saka doon sa statement of affidavit po ng bata para maisampa po natin doon sa korte. Sige po. Meron pong mga special investigator po hawak mga yung mga female na WCPD po natin po. Ah, okay. Sige po, dadalhin po namin dyan sa inyong Women's and Children's Desk para umpisa na po yung pakikipag-usap sa bata at pagdidetermina kung ano po yung nararapat na gawin pa para talagang masiguro na may kilalagyan po itong suspect na ito. Ano, Colonel, sir? Makakasa po kayo, nai-assist po natin po itong ating biktima po. Colonel Orlando Castile Jr., Chief of Police ng San Jose del Monte, Bulacan. Mabuhay po kayo, Colonel, sir. Maraming salamat din po, sir. Madam. Sa akin po, sir, kung pwede lang po, kasuhan din ng tatay niya at saka lola at lola niya. Inaction na nila po yan, 6 na buwan na ako po ang nagasikaso. Noong nalaman na rep yung anak ko, hindi nila inaction ang pinatakas nila yung lalaki, pinauwi nila sa Iloilo. Nako po. Gusto ko sasampahan sila lahat. Tatay. Po. Nako, gusto ni nanay isama ka sa kaso kasi pinatakas mo raw yung suspect. Kami nung pinatakas so yan, sir. Pinalo po ang aking tatay kasi hindi naman ako nakatira doon. Eh bakit kasi, sir, nung malaman mo, bakit di mo isinampa yung kaso sa korte at pinabarangay mo lang at 6 months ago pa nangyari yung panggagahasa? Nagbarangay po. Ako pa po nagbarangay. Oh. So bakit wala kang ginawang aksyon? Meron po sana, sir, noon. Sana? Opo. Ang problema po, talagang hindi ko kaya talaga, sir, na yung sobrang kahihiyan na nangyari sa akin na noon talaga na halos hindi na talaga ako makalabas-labas sa lugar namin dahil sobrang hiya ko nga po. Sabi ko doon sa anak ko na pagkatapos ng panganak niya, mas ipakulong natin. Yun naman ang sinabi ko sa kanya. Na pagkatapos ng mga anak, saka may pakulong. Sabi ko sa kanya, para hindi ka lang malayo sa akin kasi ayaw ko malayo sa akin. Sana yan. Sir, mas iniintindi mo pa yung kahihiyan na idudulot sa iyo kaysa naman yung kapakanan ng bata. Grabe ka naman, sir. Ano kang klaseng tatay? Sir, sorry ha. Sorry. Opo, ha. Alam ko po yun, sir. Sir, yung kahiyaan mo, sir, madali naman po, sir, magamot yan. Opo. Pero po yung trauma na dinanas po ng isang rape victim, yan po ang pinakamasakit sa lahat. Opo. Na she will carry that for the rest of her life. Opo. Kasi ano yun, kaya yung nakaalis yun, dahil pinalo ng tatay ko, pinalo ng martilyo yung kapatid ko. Naglayas siya agad. Tinamaan kasi yung sa hita yata. Tapos sir, ang ginawa mo sir, kaya makakasuhan ka talaga dito. Ayon po kay nanay, sinabi ni nanay sa research, kinulong nyo raw yung bata para hindi makatakas at makapagsumbong? Hindi po, hindi ko po kinulong yan sir. Meron po may mga resibo po dito, dinadala namin nung yan sa ano. Time na dinadala ng asawa ko sa hospital. Madaling araw po na ano, para at least hindi... Eh, friend na ano, naman po. Hindi, sir, ganito na lang, sir. Sir, makinig ka, sir. Opo. Sir, bahala na lang yung investigador. Basta ikikwento ni nanay sa mga taga-Women's and Children's Desk, yung mga nakwento niya sa amin, at isa na nga doon, noong malaman nyo na na-rape yung anak ninyo, dili-dali kayo na pa-arresto yung suspect. Bagkos, kinulong nyo pa yung inyong anak para hindi makapagsumbong. Kasi nga po, nahiya kayo na malaman po ng mga kapitbahay. Hindi at wala po, kayong pakialam sa damdamin ng bata. Yun po yun eh. May kaso ka doon, sir. Anyway. Alam po ng barangay yan. Dahil nung alauna po ng April, nalaman ko kaagad, mga alas 3 ng madaling alam, pumunta na po ako sa Bulacan. Tapos pumunta ko po ng Bulacan, sabi nila, wala daw yung bata. Nasa Kondaw, nasa Quezon. Tapos sabi nung kapitbahay, hindi, nandyan sa loob, tinatago pala nila. At alam mo, sir, maging yung barangay damay dito, dereliction of duty. Naging pabaya ang barangay sa kanilang tungkulin at yung tungkulin na yon ay para masampahan agad ng kasong kriminal ang isang rape suspect.
Meaning, inakyat dapat agad sa PNP para maimbestigahan kasi ang PNP may kakayahan para magdetermina kung talagang na-rape o hindi ang isang victim. At opo, agad opo. Inakyat sa korte. Opo. So ikaw at ang mga taga-barangay, sabit dito, sinasabi ko na sa iyo, kukonsulta po kami sa abogado at sa oras na sinabi ng abogado na may tama kayong dalawa ng barangay, eh, pasensyahan. Opo, opo. Opo. Ano po? Kausapin ka raw sir ni Nanay. Nagmakaawa ko sa iyo, sabi ko sa iyo, ipaalam mo sa akin yung kan lalaki. Sabi mo sa akin, wala kang pakialam, mas gusto mo rin makulong dahil kapatid mo yun. Huwag kang magsinungaling, may NDT record mo. O, andun yung kwan natin na nandiyan. Dapat yung nalaman mo muna na rip yung anak mo, sana kumilos ka. Anim na buwan na lumipas, ako ba umaksyon? Alauna na madaling araw ko nalaman, alas tres, umaksyon na ako. Inaantay ka ngayon, nga. Bumaliktad ang mundo. Bumaliktad ang mundo. Ayun yung sakit ibigay. Ngayon, ako naman ang magdadabot sa anak ko. Sige, di, ano, papuntay mo na lang sila dito sa, ano, kasi nandito ako sa trabaho ngayon. Tapos, minamaltrado pa ng kaasawa mo. Tiyan mo kuko ng anak mo. Wala nang natira sa kuko niya. Pinabalo siya. Okay. Sandali po, nasa liyang telepono ang suspect. Hello, sir. Tiyuhin. Hello, sir. Nasaan po kayo ngayon, sir? Sa Iloilo. Sa Iloilo po ako, sir. Okay. Sino nagpapunta ho sa inyo sa Iloilo, sir? Ako po mismo, sir. Ang ano, sir? Ang lumayo mismo, sir. Kaya nga po, sir. Sino nagbigay sa inyo ng pamasahe papunta Iloilo? Akin din po, sir. Sa iyo? Yes, sir. Tinulungan ka ba ng kapatid mo na para ikaw ay makapunta ng Iloilo? Hindi po, sir. Ako po yung kusang umalis kasi nga po, sabi niya sa akin, papatayin kita kung hindi ka kung makita kita rito, sabi niya sa akin. Siyempre, nag-aalala rin yung magulang ko, usap akong umalis. So, wala pong ginawang tulong ang iyong kapatid na para ikaw ay patakasin o papuntay ng Iloilo? Usap akong umalis kasi nga po, naawa na rin po ako sa kanila. Tapos, sandali lang sir, naawa ka sa kanila? Oo sir, pati din sa... Hindi ka naawa sa bata? Po. Sir, ikaw ba sir? Sir, addict ka ba sir? Hindi po sir. So kung hindi ka addict, bakit mo nagawa ito pa ulit-ulit, naghahasain yung iyong pamangkin? Nadala lang po sa damdamin. Gusto ko rin po naman kasi yung bata eh. Hello? Hello sir? Alam mo sir, pasensya na kung nasa harapan lang kita, baka inabutan ka ng tadyak ko. Nakaka-highblood ka ng gusto. Grabe ka. Sir, ito lang po may papangako ko sa inyo, sir. Makukulong ka, sir. Come what may. Makukulong ka pagbayaran mo itong ginawa mo sa pamangkin mo. Sir, yung mga manyak katulad mo, wala pong puwang sa lipunan natin. Okay, sir? Yes, sir. Pasensya ako, sir. Nay, kausapin mo to. Narinig mo yung sinabi niya. Na-highblood na ako na eh. Apat ang asawa mo. Sana umarakila ka na lang na babae. Hello? Tapos tuwing lasing ka, ginagamit mo siya. Yung kamay mo, nilalagay mo sa ari mo. Kapal ang mukha mo. Kunda, alam mo nga ni nanay tsaka si tatay, bakit lagi nila iniiwan yung bata? Paulit-ulit? Hanggang 2018 hanggang ngayon? Hanggang sa nakabuo ka? Kung totoo ka, matino ka pa, sinuko mo na lang sarili mo, tapos iti-text mo ako, sasabihin mo sa akin, magbibigay ka ng pera? Anong trabaho mo? Dugot laman mo din yun, parang anak mo rin yun. Sir, ito na lang sir. Saan ka sa Iloilo? Ano pong address nyo dyan? Andito po kasi sa city, sir. City mismo. Sige sir, off-air, ibigay mo po sa amin yung address ninyo. Ano po? Ako na lang po siguro ang pupunta dyan para ano. Ah, mas maganda sir. Sige po. Sige po. Punta kasi ko kayo rito, sir. Kung ano sir, suko na lang po ako kasi mas mahirap na salamat, sir. Nadadamay pa sila rito. Opo sir, tama sir. Sige po sir, pumunta po kayo rito sir, sumuko kayo sa ating mga kinaukulan, although hindi ka maukulong kasi matagal na nangyari yung insidente, para lamang i-record, i-blatter yung pong iyong whereabouts at sasabihin mo kung saan ka titira para kung sakali man na isampa na agad yung kaso sa korte, doon ipapadala sa Pinas sa iyo at kapag lumabas ng warrant, alam kung saan ka pwedeng damputin ng mga polis, yung ganon. Oo, sir. Susuko ka, sir. Oo, sir. Para makuha ng karipo ng statement. Sir, humingi ako ng dispensa, sir. Panagutan na lang kung anong ganyan eh. Miss nung kapit, bakit nyo nagsasabi, kinukulong niyo yung bata, tapos tinatimingan mo na walang tao bago mo siya yariin? Ngayon, walang takas dahil pati mga magulang mo ipapakulong ko, ngayon sumuko ka. Kung walang imadadamay, pinipilit ko tanggapin yung bata, yung apo ko. Dahil walang kasalanan, pero masakit sa akin. Ito yung nakikita ko yun. Sino ginanin? Sino yung nagigaganan ng anak? Akala ko ligtas. Ligtas siya sa mabahay ninyo dahil ama niya yun eh. Tapos kapag tinatawag ko siya, ayaw niya ipakita
hindi ka ba nahihiya? Sana umarakila ka na lang ng babae, marami pa naman dyan. Naubusan ka naman ng babae? Tapos ang kapal na mukha mo, sabihin mo, gusto mo yung bata? Parang inalagaan mo na rin yan ha. Ano yan, manok? Pinalaki mo lang bago kainin? Tatay? Opo, opo. Pwede okay. Pwede po ako magsalita diyan sa hayop na yan. Sige sir, kausapin niyo po yung hayop sir. Tignan mo yung ginawa mo. Lahat ng ano ko sa iyo, ng trabaho, ganito, pinalit mo sa akin. Hayop, sumagot ka. Nawala lahat sa akin, ang pamilya ko dahil sa iyo. Nawala lahat. Matagal ay tinis kita sa Facebook, nasubuko ka, hindi ka sumasagot. Kinausap ko si nanay, umiiyak si nanay, tatay, hindi ka nahiya sa ganyan, tatay iya. Alam mo, nakagaling ko lang sa sakit na hospital ako sa high blood ko dahil sa ganyan nga gawa mo. Alam mo, yung hirap mo sa buhay, tinira mo lahat, pamilya ko. Wala kang magiging tanga dito, hindi tanga mga tao dito. Kapatid mo yan, lagi mo yung nakakausap. Sana nung isang buwan pa, dalawang buwan pa, ginawa mo na yan. Anim na buwan, kung ako pang umaksyon, sasabihin mo yan ngayon. Huwag ka na makipag-drama, walang matatanga mo dito. Sa kanya, nasumuko siya. Matagal ko lang tinetext, pero hindi siya suano. Ako nga, hindi ko kaano-ano yan, hindi ko kapatid. Bakit natuntun ko? Halos lahat ng Facebook mahanap ko. Pagkatapos po itong show, sasamahan po namin kayo sa Women's and Children's Desk. Umpisa na po natin yung proseso ng pagsampa ng kaso dito sa suspect. Sana totoo yung sabi niya na siya ay sumurender. Pag hindi, tuloy pa rin yung kaso. At lalabas po talaga yung warrant. Pag lumabas yung warrant, ma'am, bigyan nyo kami ng kopya ng picture niya. Papaskil natin. Andiyan na po lahat. Okay, good. Para hindi siya makatakas. Okay? Opo. Sige po, ma'am. Pwede po natin isama yung tatay? Opo. Kung pati, gusto pati pa yung lola tsaka lola. Yung lahat ng tao sa bahay na tinago siya, hindi siya pinapalabas. Okay. At maging po yung mga kinaukulan na sa tingin niyo po ay hindi umaksyon. Opo. Dereliction of duty yan. Hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin. Ano po? For 6 months, binaon nila. Opo. Di ba? Pati rin po yung DSWD dun sa Bulacan. Lahat po yan, ma'am. And then, hayaan na natin yung piskal na tingnan kung meron ba talagang pwedeng maikaso din doon sa mga hindi gumawa ng kanilang trabaho. Tulad ng barangay, sabi nyo, DSWD. Hayaan natin si piskal. Okay? Puno ba sumama ka na sa akin? Hindi ko mabatay ng ganito. Alam mo naman, kumakayod ako ngayon. Babuhay ko lang kayo. Anong reaction mo na ito, andito na si mama mo ngayon na ipinaglalaban na itong kawalangyahan na ginawa sa iyo ng tito mo? Masaya po kasi po, binigyan niyo po ko ng hustisya na hindi nagawa ni na papa. Kamusta ka na ngayon? May takot pa rin ba? Pangamba? Pero po. Nagulat po ba kayo? Nalaman niyo, tito niya pa. Sa dami-dami ng tao, bakit ito tito niya pa yung gumawa ng ganitong kasalanan sa anak niyo? Nalaman ko yung tito niya, hindi ko na alam. Basta alas 3 sa madaling araw, umalis na ako para hanapin siya. Ang pera ko lang nun, 1,000. Kahit paano maramdaman niya, hindi ko naman siya pinabayaan eh. Ayun lang niya sa akin sumama. Yung pala, tinuturuan siya sa cellphone na huwag siya sumama sa akin. Sino po yung nagtuturo sa kanya nun? Wala niya at saka yung mga kapatid ng tatay niya. Ngayon pa niya inamin. Alam niyo po ba, nalaman niyo po ba kung ilang beses na itong ginagawa at itong manyak niyang tito sa kanya? Sabi na niya, mula noong 2018. Nabuo lang itong kanan to, February. Marami na ka magsabi, nagmamariwana daw yan. Nakita mo ba si tito mismo na gumagamit? Sumasama po siya doon sa kapitbahay namin na gumagamit. Pumapasok po siya doon sa loob. Kasi po, isa ko po tito din. Gumagamit din po. Magkasama lang po sila. Ayun din mismo, diretso na po tayo ng Women's and Children's Desk para po maikwento nyo lahat yan. Lahat po ng ebidensya, ikwento nyo po sa kanila. Tapos intayin po natin, pupunta daw po yung mismong tito niya dito sa TV5 para nang sa gayon magkausap po kayo. Actionan po lahat yan agad ni Idol para makulong po agad-agad itong tito niya. Huwag na po tayo masyadong mag-alala, Nay. Opo. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Pakatatag ka lang.